another backyard repair ang gawin natin ngayon. Okay, itong vision na to, may problema siya. Ang problema niya ngayon ay may crack siya dito sa yan. May crack yan, no? True and true. Yung sa external batid kasi itong frame na to. So yun ang may crack doon, tapos may umakit na ganoon, tapos may pababa pa. Nag-crossing siya. Pero ginagamit to lagi everyday, pero sa palagay ko itong main down tube niya ito matibay, ito diretso to hanggang doon. So na-welding rin siya dito. So pero itong batid niya, ito ang sumalulahat ng mga stress. Sabi ng yung gumagamit nito, umuwi pa siya doon sa kanilang bahay, may dadaanan siya mga humps. So stress na stress talaga to, mga marami siyang micro stress, oh. Ang concept ng repair ay lagat din ito ng ring, stainless steel, tapos flat sheet pupunta rito. Tapos rivet, side rivet. Kasi pwedeng welding naman to, pero wala akong welding ng aluminum at saka medyo sensitive part to, eh. Baka lumambot lang. So pwede rin, pero patch na lang. Yun ang sabi na mayari, patch na lang daw. Ginugo ko dito, ano pala? Hindi pala pure nabilog itong down tube niya. Parang sumama siyang ganun. So na, mas lalo palang sensitive ito. Eh ang laki pa naman ng taong gumagamit nito. Inoutline lang ko ng ball pen yung crack. Para visible yun. May dalawa palang crack doon. Isang dito packet sa side. Tapos may isang nag-cross. Cross na crack. Dito naman sa kabila. Ayan. Same, may pababa rin, no? Pero buti dito magus doon sa kabila. So yeah, may outline na ito para sa ring. Putulin ko doon. Hanggang dito. Bale, ito na yung ring yan. Naputulan ko na rin. Balikan itong itsura niya. Salpakan natin. Bale, hindi ko na naipakita dito. Hindi ko na naibidyo. Pero ano siya. Dito sa dugtukan na to. Inispat ko na lang ito sa labas. Tapos, saka ko na lang isinalapak pababa. Para maigpit. Ano guys, natanggal na rin natin yung mga sobra dito. Okay, at na yan, nahulman na rin natin to. Ganyan. Tapos i-rivet na lang dito. Ito, blatutin nun. Tapos isang rivet dito. So yan, ito, bubutasan natin dito ng anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ilalagay natin to. Pusok ko natin. 2. Okay guys, yan o. So ito na guys, o. Butas na, tapos ilay natin dyan. Pero bubutasan natin muna, tapos ikakabit natin at i-rebit na natin. Saka na lang natin we-weldingin dito. Kasi mas mayroon siyang compression, stress pag may pag mahuhuli ang welding. Kasi kung i-welding muna dito bago i-rivet to, wala siyang compression. So dito pa rin, ano, dito pa rin nag-i-stress. Pero pag winelding to, pag i-rivet to bago tapos i-winelding, meron siyang compression. Yun ang ating inahanap para matanggal yung stress dito papunta rito sa bakal. Tapos i-welding ka pa natin ang isa dito, malalay. So bali magiging walo lahat. So yun yung unang butas. Yan na yung huling, yan na yung huling ano, makikita nyo ito kasi i-rivet ko na agad to sa katuloy-tuloy ng butas at sa rivet dyan. Thank you.
So tuloy-tuloy na to, rivet na. Ayun o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Tiba na siguro yan o. So salagi pa natin ang isa dito. Isa-isa. Okay, welding na. Pamaya. Nagawin na lang natin ngayon, i-welding ko na ito. Para magkaroon na sila ng tension. Okay, gagamitin natin yung filler itong ano. Itong spoke. Ano, spoke. Actually, okay naman yung welding natin eh, pero ulit-ulit natin para mas maganda pa. You know. Okay na. Ito na yung para side niya. Rebits muna natin bago natin i-full weld yun. Okay, yan. Nakatacking na siya. I-welding na natin. Tapa natin tong hose para di matunaw. Kawawa ang pintura. So ito guys, ito na ulit yung para dito sa isang side. I-spot ko tapos at saka ano, i-rivet. Okay, may rivet na. Full wheel na ulit. Yun. Okay. Maganda oh. So ito na guys. So ayan. Tapos na oh yan. Ito na ang finish niya. Tibe na niya no. Lock na lock talaga. Stainless. Tapos ang daming rivet. Walo. Ayan. Magkabilan. You know. Okay. Ito yung bike na ano. Ayan. Ito na siya. Side view. Ayan. Ito ang kanyang bottom view. Noon. Noon. Diba? Ayos. Front view. Yun. Ayan. Oh, hindi na.